Good morning, guys! Today, I'm excited na i-share sa inyo yung aking journey about gestational diabetes. I'm currently 26 weeks pregnant, but then, nung 22 weeks ko, last namin punta doon sa doctor, na-trace ng aking OB na mataas yung blood sugar ko, and hindi ito maganda para sa aking pregnancy. Napansin ko na parang ang tiyan ko ang tigas-tigas, ganun, parang ano ba yun, busog ba ako, parang ganun ang tigas niya, tapos parang puputok siya, ganun yun ang nararamdaman ko. Pero syempre hindi ko naman alam yun na ganun pala ang symptoms nung mayroong gestational diabetes. So ngayon, ano ba ang gestational diabetes? Ang gestational diabetes ay ang pagtaas ng blood sugar mo during pregnancy, kasi yung placenta mo, may mga hormones siya na nilalabas. So, yung hormones niya na nilalabas na yun, parang nasa-stop niya, nabablock niya yung insulin production mo sa katawan. So, ang insulin kasi yun yung, siya yung nagtutulong para i-convert yung sugar mo sa blood para maging energy. So, may magagamit ka sa araw-araw mo. Okay. So, ngayon, kung wala kang masyadong insulin, kasi nga blinak ng hormones, yun, magkakaproblema ka. So, magkakataas ang blood sugar mo dun sa dugo, which is hindi maganda kasi kapag tumaas naman ang sugar mo sa dugo, pwede kang, kaya pala sabi ng doktor, yung tiyan ko parang antigas kasi yung amniotic fluid dun sa loob ng sa baby, dumadami din. So, hindi siya maganda kapag dumami yun. So, ano nga ba ang mga symptoms ng meron kang mataas yung iyong amniotic fluid. Sa akin, na syempre, nag-ultrasound kami ng doktor, ng OB ko. So, na-trace niya na, medyo malaki na yung amniotic fluid mo, hindi ito maganda. Ganyan. Ang tawag doon is polyhydramnios. And meron akong, nag-take note ako. Sa mild cases, okay yun, hindi masyadong naapektuhan yung baby. Pero sa mga severe cases, pwede kang magkaroon ng difficulty in breathing, hirapan kang huminga while pregnant ka. Tapos yun nga, ang tigas ng tiyan mo, parang, ang tigas talaga, ganyan. Tapos may heartburn ka, natatai ka, constipation. Tapos yung urine mo, parang konti lang yung production ng urine mo. Small production of urine. And then, yung feet mo, yung mga paa mo, lower extremities, parang mamamagain siya. Tsaka, maliban doon sa lower extremities, syempre, pati yung pusi, ganyan, mamamaga din. So, ayan, ang complication naman ng gestational diabetes sa mga moms, syempre pwede ako magkaroon ng high blood pressure or pagkatapos ng number one yun ha. Number two, after ko mag-giving birth, pwede kong magkaroon ng diabetes, hindi na siya matanggal. Number three, pwede kaming magkaroon ng, preeclampsia complication ni baby at saka ako. Yung preeclampsia na yan is, a dangerous one because it threatened my life and my baby's life. Ayan. So then, aside from sa mga doctor's recommendation, syempre nagsaliksik din ako. So ngayon gusto ko lang i-share na sa mga mommies, yung polyhydramnios o yung syempre may diabetes na ako. Well, pregnant ako. Tumaas yung yung amniotic fluid. Ano ba yung mga risk nun? Okay, meron ako ditong sinulat ko yung mga nakita ko na risk at saka sinabi ng doktor. Una dyan, stillbirth. Ano ba ang stillbirth? Yung stillbirth, bago ka pa mag-manganak, pang 20 weeks mo, paakyat ka, pwedeng mamatay si baby sa loob ng tiyan. Stillbirth. Yun. Number two, fetal malposition. Yung baby siguro, siguro nag-circo na siya, hindi yung ulo yung una or paa yung una, maganong kamay. Number three, umbilical cord prolapse. Yung umbilical cord prolapse is yung manganganak ka na, pero nauna na yung umbilical cord mo, yung baby nagbun pa sa loob. So, parang, syempre yung indali ng dugo, parang syempre maano yung baby doon. Magkakaproblema, dapat dalhin ka na kaagad dun sa hospital. Postpartum hemorrhage. Kanyari, nanganak ka na, pero duduguin ka ng duduguin. Yun. Number five, placental abruption. Yung placental abruption is yung placenta ng baby, natanggal siya doon sa uterus. Parang nagluwag siya ganun.
parang ganun, natanggal siya, yung pagkakapit niya. Detaching from the wall of the uterus before you give birth. Pwede kang magkaroon yan dyan ng vaginal bleeding, fetal heart abnormalities, yung baby mo magkaroon ng arrhythmia, hindi maganda yung pumping ng heart niya, tsaka sasakit ang mga tiyan mo, ganun. Tapos, excessive fetal growth. So, kung marami kang sugar sa katawan, si baby, tataba. Tataba siya. So, pwede kang masisarayan yun. Pwede kang magkaroon ng macrosomia or fat baby. Yung baby mataba. So, mahirapan kang manganak. Baka pag nanganak ka, yung baby magkaroon ng mag-suffer. Baka, ayun ko, mag-dislocate yung mga buto niya pag nilabas mo. O ganun. Premature birth naman, yung bago ka mag 37 weeks ng pregnancy mo, nanganak ka na kaagad. Hindi ka pa dun sa may due date banda. So, ayun. And then, preterm labor. Term labor naman is 37 weeks naglilabor ka na, ganun. Matagal yung labor mo. Maaga kang naglabor, hindi ka pa doon sa due date mo, nanganak ka na ulit. Ganun. So, magkaibahan yung premature birth, ha? Kasi yung premature birth, si baby hindi pa ready ilabas, nilabas mo na. Tapos yung preterm labor naman, parang naglabor ka na, nanganak ka na, nang hindi ka pa dapat talaga nanganak. Ganun. So, ayun. Tapos, fetal arrhythmia, yung fetal arrhythmia, yung heartbeat ng baby, hindi normal heartbeat. At saka, of course, congenital heart defect. Si baby magkakaroon ng yung sakit sa puso in the near future. Yung mommies na diabetic bago nabuntis, iba yung defect ng baby kaysa doon sa defect ng baby na gestational diabetes. Ganyan. So, eto, yan lang yung aking masishare. Ano pa ba? So, ayun. Kung may mga comment kayo, tsaka nangyari din ito sa inyo, yung mga naranasan ko, comment down below yung mga nangyari sa inyo during this gestational diabetes period. And pala, meron akong video dyan sa aking channel about sa mga diet ko na binigay ng doc, at saka yung asawa ko kasi masyadong inistrikan din ako sa diet para, alam mo, hindi, para safe kami dito. So, ayan. Thank you for watching and I hope na natutunan kayo sa aking mga kwento. Hanggang sa muli, paalam!